Simulan natin ito ng maaga. Pau, salute, Powcast Sports. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ngayong gabi po, ikukwento ko lang po sa inyo yung aking karanasan ngayong hapon. Sapagkat tayo po ay naimbitahan na ma-witness po ang sparring session at makadaupang palad po ang ating mga boxing superstars. At of course, yung isa po dyan, ang ating WBO Intercontinental Champion na si Jonas Sultan at syempre ang ating future champ na si Carl James Martin. Ito po, ang nakikita niyo dito ay ang kanila pong sparring session doon po sa Elorde South Box. Meron pa po akong isang kopya na hindi ko pa pinapakita, hindi ko pa nilalabas, na wala pong may kopya ng ganun. Bukas siguro ilalabas ko, pero ngayon makipagkwento na lang ako sa inyo. Sasabihin ko sa inyo kung ano nangyari ha, nang may na-date akong isang Basta sabihin ko sa inyo. Please share, comment, like, at sa mga gustong may tanong sa sparring at so saan man, stay tuned. Mag-intro muna tayo para makapagkwentuhan tayo ngayong gabi ng maganda-ganda. Okay? Salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. So, as part of our, yung bago tayo magsimula, ay kailangan muna syempre, i-share muna natin ito. Ang dami na kagad nag-upload ng mga sparring nung dalawang mga boksingero. Ba, dami! Actually, I'm so happy na mabenta itong sparring session ni Carl James Martin. Magandang gabi po sa inyo lahat at pag-usapan natin yan ng maaga-aga. I-share ko lang po ito. Ah. Syempre, shoutout na rin tayo para masaya po. Thank you so much kay Sir Junie, Sir Madam Corey Navarro, ang manager po din ni Jonas Sultan. Wow! Tandaan nyo to ha, kailangan abangan nyo yung vlog ko ng doon po sa vlog ko, makakapunta tayo sa bahay. Yung picture po, itong thumbnail na ito, doon po yan sa bahay po ng manager po ni Jonas Sultan. Very impressive, ang ganda ng bahay nila. And of course, ayun lang, di ako napagdala ng trunks, brother. May swimming pool eh. Di ako nasabihan ni Sir Junie na magdala ng trunks. Shout out at salamat din sa napakasarap na ice cream na at saka konting inumin at saka yung amin dinner doon. Very thankful at nakasama po namin dyan si Carl James Martin. Ngayon, ikukwento ko sa inyo ng para naman maintindihan niyo kung ano po yung nangyari today. Tapusin ko lang ito yung share at saka syempre yung comment nyo, very important. Mag-comment kayo dyan at baka may tanong kayo sa akin at merong nangyari dun sa sparring na sasabihin ko sa inyo ha. May mga exclusive na videos ako at saka interview na papakita soon. Baka bukas medyo pagod na eh, kapoy na. I just thought na nako na it looks like often you can do okay lang, bawal daw ako mag-share eh. Bawal daw ako mag-share, sabi ni Facebook. Anyway, let's do this. Ano ba yung share ko dyan? Kayo na bahala mag-share. Okay, anyway, shout out muna tayo dito ha. Shout out, basta tayo ng mga comment nyo. Yun, Angelo, Pipoy TV, Paolo, Sir Pao, next year, i-upload ko na boxing mga bata yung mga nagsparing. Okay, sir. Banad Pao, wala ng intro-intro. pa-subs pa, Idol. Okay, salamat po, salamat. Salamat sa inyo, Sir Pao. Pwedeng malaman sa sino Yamado sa Crawford Porter. Crawford po. Ikakayanan na ba si Wonderboy para sa isang title shot? Okay, kukwento ko muna sa inyo. At I think Wonderboy still needs some development. Yung team na mismo niya nagsasabi na konting development pa para mas ma-improve po si Wonderboy. At ito pong nakikita niya dito, ito po yung sparring session with Jonas Sultan. Medyo lumalabo, minsan lumilinaw. Live copy po kasi yan, kaya medyo nagkakaganyan. But sobrang nag-enjoy ako sa laban ng dalawa, no? Pero ano po yan? Ganito po yung nangyari, no? So that was the end of the sparring session. The manager told me that they're gonna be visiting Elorde South Box. Ito po yung gym na pinagtitrainingan po
ni na Carl na Miss Martin. Actually, ang pinaka nagte-training talaga diyan sina ano eh. Sina Charlie Suarez. Sandali nga. Medyo mahina yung aking ano ngayon sa ano. Okay. So, sina Charlie Suarez dyan nagtitrain. Mga VSP Boxing, yung UKC, sina Madam Milorde. So, bumibisita po dyan sina Carl James Martin. Bumibisita po dyan yung mga ibang boxers para po makasparring yung mga, kumbaga, yung mga boxers doon. So, parang learning experience lagi yung boxing, yung sparring, guys. Wala namang nananalo, natatalo sa sparring. Eh. So, pag may nakita kayo, kunwari, parang, uy, yung ganda ng laban, ah, parang talo ito. Wala pong talo, wala pong panalo sparring. Parehong panalo, actually, kasi pareho silang natututo. No? Pareho silang nakikinabang sa sparring. Especially, pag yung sparring o yung kalaban mo, yung magaling at nahihirapan ka, I think that's beneficial. Uy, Jeffrey Francisco, shoutout po, sir. Salamat sa damit na binigay mo. Post ko na lang sa FB bukas. Sige, sir. Salamat. Yan, gaya ni Jeffrey Francisco, nakikisparring pa yan doon. At mukhang nag-prepare din ito sa kanyang laban. At good luck sa'yo. So, ito po, no? So, nasabihan tayo na bibisita doon. So, I'm from Manila. Usually, nasa Manila ako pag weekends. I mean, pag weekdays. So, I drove down sa Skyway. Pagkarating ko, nandoon na sina Jonas Sultan, ano? Yung ang tawag dito, pagkarating ko doon, ang daming tao, nagulat ako. Sobrang, well, hindi naman siya ganong kadami, pero madami sa as usual for just a regular sparring session. So, nandoon si Charlie Suarez, nandoon yung ibang mga boksingero, with the Marlon Arcilia, nakikita ko rin doon yung mga maraming dayo eh. Maraming dayo talaga na gusto makisparring. And of course, nakikita ko doon yung team ni Jonas. May foreigner pa nga doon eh. So medyo sabi ko, oy, something is happening. And Charlie Suarez was already sparring. So hindi ko na nakuha na yung sparring na yun kasi nakakuha na ako yung footage kay Charlie Suarez. Si Roy Sumugat ang kasparring niya. And then after that, nakita ko na sina Sir Juni at saka si Jonas. So I asked them, ano, tuloy ba yung sparring? Kukuha ko ng video. Sige daw, sige, no problem. So, yun, bago pumasok yun, sinanong ko, ilang round yung sparring? 4 rounds. So, 4 rounds ang schedule sparring kay Jonas Sultan. Now, mind you, Jonas Sultan is on vacation. No? Kakakita lang niya sa kanyang pamilya. At alam ko, talagang nagulat nga ako na sparring ka agad eh. So, but I was happy. No? I was happy na talagang game na game itong si Jonas Sultan, sorry. May nga nagme-message eh, very important people. I just need to respond to them. And so nakita ko, sabi ko, I wonder kung anong i-perform ni Jonas Sultan eh. Hindi ko alam kung ready siya or condition siya for this. And nagulat ako, ang ganda rin ang pinakita ni Jonas. So I was really happy to see the sparring session na nakikita ko doon yung mga moves ni Jonas Sultan na nagpanalo sa kanya kay Carlos Caraballos. Nakikita ko rin naman yung lakas at saka yung level na very good improvement. Again, very good improvement dito po kay Carl James Martin. No, iba yung ano niya, nakikipag-sparring siya kina Charlie Suarez, nakikipag-sparring siya sa magagaling, and it's credit to him dahil pag ganun yung level ng mga sparring niya, biruin mo makaka-sparring niya WBO Intercontinental Champion, eh talaga namang magbe-benefit siya because of the experience of those boxers na kanyang kumaga kadaupang palad yung kanyang mga nakakalaban. So man, that's really something. So, actually, dun sa sparring na yun, naano pa ako kasi nagbibigayan din eh. Nagbibigayan talaga pare. So, kasama ko kanina yung foreigner, Sir Pao, nanood ng sparring ko. Ayan, Jeffrey Francisco. So, yun. Very exciting yung sparring.
At the end of the sparring, in-interview ko pa rin yung boxers. Nagpasalamat sila sa isa't isa. At sabi ni manager, si Jonas, mga 10% lang ngayon niya. Kaya medyo ano pa siya, kumbaga alalay pa. Pero ang ganda na pinakita niya. For 10%, iba talaga pag naturally gifted eh. And Jonas Sultan, talagang yung kanyang career ngayon is an upward trajectory. Ang ibig sabihin po niya, pataas. Ang ganda ng momentum niya, especially after beating impressively yung Puerto Rican undefeated boxers. Na boxer na si Carlos Caraballo. So, yun. So, after that, si Wonderboy, nagtuloy-tuloy po siya ng sparring. Nakasparring niya po si Lawrence Ladrada na binigyan din siya ng napakagandang laban. At I think about 2 rounds yung sparring na yun na nakita natin. And then, after noon, tumigil na. And then, nagkayayaan na kain muna. Nagyaya si Sir Junie. At, kumain kami dun sa baba. Kasi yung Elordi Southback, sa mga hindi pa nakakapunta, merong mga restaurant sa baba doon. May mga kainan doon. Anong tawag doon? Anong tawag nga doon? Sino yung mga taga Daang Hari, Muntinlupa, sa may Alabang? Doon eh. Anong tawag doon sa lugar na yun? No, sa may South Box? Anong tawag? I-comment nyo nga. May tawag doon sa lugar na yun eh. Bakit nawala yung mga comment parang huminto? I-comment nyo nga kung anong tawag. Yung sa may mga restaurant na may paluto. Hindi, paluto siya eh. Parang sa Mall of Asia may ganun eh. Tsaka sa Panyake. Malapit siya sa Landers. Malapit siya Landers eh. Dampa! Yan! Dampa! Parang ganun. Seaside Dampa. Yun. Sir Pao, gustong-gusto kong makasali sa boxing. Sadali ah. Natching ako. Pangarap ko po mag-boxing ring. Punta ka sa boxing gym, sir. Ako po ay taga-video, taga-cover lang po ng mga boksingero. And pag ikaw ay naging pro, posibleng ma-cover kita, posibleng tayong dalawa. Kumbaga, posibleng pag kinover kita, doon ka tayo matutulungan so to gain exposure. At para po, kumbaga, para mas marami pong makakilala sa'yo. So, seafood dampa. Doon kami kumain. Ang kinain namin. Again, thank you very much sa manager. Hipon, siyempre. Garlic shrimp. I think that's, namin? Sinigang na maya-maya yata yun, no? Dalaga, no? Parang basta sinigang na isda. Tapos, calamares. Tapos, may... parang lechon eh. Parang liempo. Yun. Sa Ilorde po, yun. Nangyari yung sparring. Na doon nangyari yung sparring. Madami bang seafood doon sa dampa? Yes, sir. Paluto siya. Medyo mahal yata doon eh. No? So, doon po kami. And then, after noon, babalik pa sana ako ng Ilorde South Box. Babalik pa sana ako. Dahil meron akong Ang tawag dito? Meron akong dalang gear. Na usually, pag ako po, ang ginagawa ko, usually pag, kumari, nagko-cover ako sa gym, nagdadala na ako ng hand wraps, short na ako, at saka ng gloves ko. Kasi para makapagpapawis na rin, para kasi lumalaki yung tiyan natin, lalo na sa edad natin, kailangan. Medyo kailangan konting fit na rin. So, nakakatulong din sa akin tuwing nagko-cover ako. Dennis Principe, ako matchmaker niyang sparring Brad ha. Great job, very informative vlog. Thank you. Thank you, Sir Dennis. At kasama pa namin si Sir Dennis doon. At doon, nandoon din pala si Sir Dennis. At kasama namin na kumain doon sa dampa. So, very good experience. Also, I wanted to say, sa 239 ngayon na nanonood YouTube and Facebook. Hindi na ako makapag-share. Baka po pwedeng i-share po natin para mas maraming makaalam yung aming mga behind-the-scenes story para mas makilala niyo yung boxers. Gusto ko lang sabihin sa inyo, napakabait ni Jonas. Ha? Hindi po yan. Although,
may beer doon, doon sa ano kasi makita ang picture eh, baka daw may magalit. Hindi po uminom si ano Jonas. O-order po yun ng mga nakatabi. Ako, isang bote lang din ininom ko para naman na, pampakondisyon lang. Siyempre, si Carla Ms. Martin hindi din umirom yan dahil may laban yan eh. Bawal po uminom yun. So, yan si Jonas. So, after nan, nagkayayaan doon sa bahay po ng manager. So, I was curious. Hindi ko lang pwede sabihin kung saan mismo yung bahay, but abangan nyo po yung vlog ko na papakita ko sa inyo yung bahay. At doon, sa nagkakwentuhan kami, dami namin na pagkwentuhan tungkol sa kumbaga, sa mga laban, sa boxing. Medyo may konting politika, pero hindi na namin pag-uusapan dito. Pero syempre, pag ginag-usapan din yung mga training-training, yung plano ni Jonas Sultan, sa mga hindi pa po nakakaalam, Jonas Sultan is probably heading back to the US next week. Next week nga ba? Ano bang date ngayon? Malamang next week na ha. So, he's heading back to the US to support ang team po, ang laban po ni Jerwin Angahas, which who I heard na lalaban po sa Japan. Ang laban ni Jerwin Angahas is potentially in Japan against Ayoka New Year's Eve. Alam mo naman ang mga Hapon, mahilig sila dyan sa mga New Year's Eve fights or New Year's Eve, ang tawag doon? Yung mga big fights nila dyan, New Year's Eve eh. Pero, di ba si Gennady Golovkin, New Year's Eve din? So, saan promotion siya lalaban? That's the question now. And let me just double check kung kailan yung kay Gennady Golovkin exactly. Yung kay Gennady Golovkin at kay Murata is December 29. So, December 29. So, I'm not sure exactly kung dito pa. Tingnan ko nga dito sa event na to. Kung sino yung promoter nito. Wala eh. Junto Nakatani, Christian Gonzalez. Wala pa kasing official press release eh. No? So, hindi ko pa rin alam if this is gonna be shown on ESPN or if it's gonna be shown on Premier Boxing Championship or Showtime or Fox kahit nasa Japan. So, we don't know. But here's one thing that was talk about, no? Yung consideration to go to Japan. Kasi ano yan, tawag dito, lapit lang. And ito, sa inyo ko rin sasabihin, ano, Japan is one of the countries na I'm very curious. Talagang isa yan sa bansa na gusto ko mapuntahan, not just because of boxing, pero gusto ko po mapuntahan yung Korakuen Hall. Diyan po yun talagang matitindi ng mga boksingero na lumalaban na talagang every night daw may pa-boxing dyan. Every night. Sigurado kung nandiyan dyan ako, araw-araw meron akong bagong fight video. Kung yung panahon daw na dati na halos araw-araw daw may pa-boxing doon ang Hapon. That would have been really, really great. And of course, aside from that, ako kasi yung ang tawag dito, the culture of Japan, I'm very fascinated. And just sa mga nakikinig po ngayon, again, I appreciate you all. Ito, si Baby Dynamite, si Charlie Suarez, nandito. Ito yung si Madam Kukoy, yung may-ari po ng Elorde. Si JL, si Sir Juni, yan si Sir Dennis Principe. JL po yung manager po ni Carlo Ms. Martin, tsaka iba po mga boxers. So, going back to my story because I just wanted to share, you know, ayun na, taga-taga. Punta na end of the year, sir. Pahaha. More power. Salamat po. Oy, Fit21. Salamat. Thank you so much. I'm just sharing the story about the sparring session. And of course, yung kwentuhan after the sparring session. And hopefully po, ang tawag dito, may ma-share ako sa inyong story of good vibes. I was there. Alam mo, nung ibabalik ko lang ha, bago ko sabihin ulit yung ano yung why I love Japan. Babalik ko lang. Yung pagka-text sa akin ni Sir Juni around lunchtime, di pa ako naliligo. Di pa ako nakakapag yung video commentary kasi every day po ganito ginagawa ko ha. Every day nagagawa ako ng, syempre, naghahanap ako ng balita.
naghahanap ako ng pwedeng maibalita, wala pa akong nagagawa. So, sabi, naku, paano to? Tapos, hindi pa ako naliligo. But when I heard na ganun, Jonas Sultan, sparring, naku, hindi pwedeng kito mamintis. So, ligo ako na mabilis, wala nang kain-kain. Toothbrush, ligo, drive, papunta doon. Buto na lang may Skyway. At nakaabot ako doon. So, I'm very fortunate na naiimbitahan ako. So, gusto ko lang pasalamatan, hindi lang si Sir Junie at lahat po ng mga boxers, management, promotions na nagtitiwala po sa atin to promote their event, to promote their boxers. Tayo po, yan po yung adhikain natin. I wanna share this to everyone. Ang daming nanonood ngayon, no? Surprisingly, 273 people. Baka pwedeng, kasi bawal na ako mag-share, nanonood naman ako ni Facebook. Bakit kaya hindi ako makashare ngayon? Eh, ayos naman, nakakainis to. Hanggang kailan na naman ba ako ibablock ni Facebook? Kailangan matulungan niyo po ako mag-share. Ba po sa loob ng basketball. Okay, sandali, ano ba ito? Sandali ah, titingnan ko lang ito para pakita ko sa inyo. So, i-share lang po natin. Okay ba yung Facebook? Okay ba yung bosses ko? So yun, I have to go there. Sobrang salamat ako sa lahat po ng promoters, sa lahat ng management. Ako kasi passion ko yung boxing, you know. Whether abutan ako, whether may bayad, whether libre sa mga promotions, coverage. Of course, sa mga hindi nakakaintindi, of course, being a vlogger, you know, kumikita ka. But also, it's a PR, it's marketing, it's media. It's part of our job. It's our career now. Some of us sidelined. Some of us, it's a career. Some of us, gano'n, ano, so, but for me, I mean, ako, my style is to promote everyone. Now, kunwari, magkalaban pa rin yung Pilipino, well, I don't really care kung sino manalo as long as maganda yung laban and kung sino yung manalo, kung sino yung sabihin ng judge na manalo, I'll just support. No? I'm not one who usually criticize. I don't say that I don't, but I'm not one who usually does criticize. By the way, this is Jeffrey Francisco and Lawrence Ladrada sparring session at we are witness on that one. Actually, minsan sa sparring, guys, no? Kayo ba? Sino dito yung nakapanood na ng sparring ng mga professional boxers? Minsan sa sparring, mas may mga magagandang laban. Yung at saka yung mga laban sa sparring, ito yung mga laban na minsan hindi mo talaga makikita sa pro eh. I mean, imagine this. Mapanood ko si Charlie Suarez at saka si Carl James Martin. Imagine that. Do you think it would happen in the tawag dito in real life? No? In real boxing, featherweight. So isa pa, no? Yung Jonas Sultan, but probably pwede siguro in the future pag umakyat si Jonas Sultan kung aakyat siya ng 122 kasi may mataas na si Carl James Martin in real, but we've seen that. Although, iba pa rin syempre yung sparring, iba pa rin yung tunay na laban. Kasi may headgear ka, minsan alalay ka, pero may mga sparring na talagang bigayan ng todo eh. At na-witness natin yan. At isa pa ito, si Lawrence Ladrada, ito ang kahit sparring, parang ang ganda talaga ng mga bitawan nito. So, salamat din ako kay Madam Kukoy for always allowing me to train and to go there. At salamat. Looks like we're gonna have a coverage already on the December 4. And I'm just gonna secure it by tomorrow or today para sigurado naman tayo makapanood ng live, no? Na laban na ito. Okay? So, ngayon po, ang gagawin ko po, teka, yung kwento ko pala, no? Doon, nag-ice cream kami, tsaka nag-dinner kami. Medyo mahaba-haba yung kwentuhan about Jonas Sultan, about boxing. Yung iba, hindi ko na masyado i-share dito kasi iba medyo, syempre, off limits, medyo personal. But the theme of the conversation was very positive. I mean, tulungan, it's very positive talaga for the boxing. And that's why I'm so excited to be back. Sana magkaroon din ng panahon na maging okay na ang pandemya dahil sa Zamboanga. Asahan niyo po na baka mag-promote dyan.
ang ZC Kings Promotions ni nito yung manager po ni Jonas Sultan. And yon, abangan niyo yung mga interviews, mga prediction din. Nagbigay din po ng prediction si Jonas Sultan. Okay? Si Casimero, ay si Casimero tuloy, si Wonderboy, nagbigay na siya ng prediction eh. So, i-upload ko na lang. So, medyo tambak tayo ng upload. Sana mapanood nyo po rin yon. At thank you so much sa mga nag-appreciate ng content natin. We try to be to do and to cover as much as possible. Pero hindi, yan po yung ulo ko eh. No? Pinatangwalan doon. Salamat! At good evening po sa inyo lahat. Ngayon po, ang gagawin ko, magbabasa muna ako ng comment. At yung mga tanong nyo, kung meron kayong tanong. Sir Pao, kailan ang interview nyo kay Cuadro Alas? Sa ngayon po, hindi ko pa po alam. Medyo hindi pa. I-message ko nga si Tata. Baka sakaling mag-reply. Pwede. Yan, i-message ko na. Hopefully, mapagbigyan tayo. Tayo naman, ano eh, lahat naman ini-interview natin. Wala tayong, ano eh, kung sino po yung gusto magpa-interview. At ako, lalo na pag Filipino, alam niyo yan. Kaya yung mga namimilit sa akin yan, kung mampiga dito, kung mampiga, ano, kakampihan ko lahat ng Filipino because mahal natin ang Philippine boxing. Ngayon, na hintayin lang po natin kung kailan. One other thing, kung hindi man tayo mapagbigyan, actually Probellum has reached out to me and we'll see what we can do. Baka makapagpa-interview tayo through Probellum. And good luck sa mga taga Dubai. Ang gusto ko lang din sabihin, yung mga Pilipino po sa Dubai, yes, meron po ba dito taga Middle East na nanonood ngayon? If you're from the Middle East, I would like to encourage you to save up a little bit of money to buy the tickets and watch it live. Minsan lang po mangyari yan, ano? So, panoodin nyo po ng live tatlong Filipino boxers, Jason Mama, Donnie Nietes, Janriel Casimero, napakaganda po, no? At malaki ang chance natin lahat sa mga laban na yan. So, what I want you to do, hopefully, sa Coca-Cola Arena, hindi ko mismo, kasi hindi pa nakapunta dun eh. Very unfortunate eh. Alam mo, I promise you, I will go there in the future, just sa Coca-Cola Arena, at makanood tayo ng boxing, kahit sino man, basta Filipino, ha, panood natin dyan. It's a big, big event there. Kaya ako ini-encourage, guys. Yan, si Johonoy. Si Ram TV, si Sir Pao sa kapanood ng sparring ni Martin. Kaya ako yung in-encourage kasi yung Probellum, they invested in Filipino fighters. Biruin mo first, very first, ano ha? Ito yung the good thing about this and hopefully we can sustain. The very first, okay, event of Probellum headlines Filipino boxers. Again, headline. Ibig sabihin po niyan, eh talaga naman, they have given Filipino boxers an opportunity to shine in the world stage, in one of the biggest stage out there, no? So, sana supportahan natin. At pag mas marami pong, ano, no? Pag mas marami pong Pilipino na, ang tawag dito, na nanood, eh baka makaulit tayo. You understand where I'm coming from? Oy, shout out kay Jasper na nanonood ngayon. Kakaligo ko lang, nag-live na ako kasi kailangan mag-update sa inyo. Gusto ko rin maaga matapos dito. Sandali ah. Hindi ako makapag-share. Share naman tayo dyan, guys. Para marami po tayong kakwentuhan niya. Eh, actually, medyo madami-dami tayo ngayon, eh, no? So, maglalagay na ako ng ano, ng link para makapasok po yung mga tao makapagkwentuhan sa akin. At baka may tanong kayo na nakalimutan ko doon sa aming konting meeting session. Quiet, okay, 50K. More power. Sir Pao, ganda, ano yan?
apartments mo ngayon, pero pinaka-excited ako, Tata and Nietes. Okay. Sana si Casimero spar niya kasi ang lakas naman ni Martin. Gusto ko silang dalawa. Yes, sir. Actually, once upon a time, I tried to make that happen, no, na makapag-sparring. Unfortunately, that didn't happen. It didn't happen for a reason. Hopefully in the future. Kasi ako para sa akin, ano, and napapansin nyo siguro, ikaw, napapansin mo siguro, ay, ano, ang tawag dito, hindi ako kumakampi lang sa isang partido. Lahat talaga kinakampihan. And I try to bring boxers together as much as possible. Kung gusto, pakilala ko, manager, trainer. Mas maganda kasi pag everyone is collaborating, everyone is helping each other. And this is the same goes din sa mga vloggers natin na I encourage that one, ano? No matter how, anumang style or anything. So, sandali ah. Iaano ko lang to. Naiinis ako dito kay Facebook. Inano na naman tayo ni Facebook. Nako. Ipipin ko lang ito, ha? Yan. Di po ako makakapunta ng Dubai, sir. Di po ako makakapunta. Pasensya na po. Ano tong face reveal? Face reveal naman. Ano yung i-face reveal ko? Ito yung mukha ko eh. Sir Pao, si James Martin ba nasa Amerika na rin? Wala po. Nasa dito po sa... Yung sparring po nila ay nangyari po sa Mundinlupa. Sa gym na tinatawag na Elorde South Box. Elorde South Box po. Okay? Napunit po ba lips ni Martin o nagdugo lang ang ilong? Actually, hindi po nagdugo ilong. Nasabit lang ng konti yung pisngi dito. Nasabit lang ng konti. Nag-alala lang ako ng konti. Pero nasabit lang. Wala naman. It's good. Shout out, Ash. Bakit hindi kayo makapunta sa Dubai, Sir Pao? Blue Moon. Ay, nako. Naalala ko tuloy yung mga taga-UK. Kakantayin niyang Blue Moon. Tsaka yung ano, Sweet. Sabi ko, ha, maghanda kayong mga taga-Dubai nang kakantahin natin para kay Quadro Alas at saka sa mga Pinoy. Pero kaya po hindi ako makakapunta. Una-una, wala tayong visa. Pangalawa, wala tayong budget. Pangatlo, may mga quarantine. At ang pinaka-importante sa lahat, kaya hindi tayo makakapunta dahil so far, as of right now, and this might change, no? But as of right now, our priority is Filipino boxing events. Alam mo yung mga event na kagaya ni na Carl, ni na Casimero, na Duan Nietes, ni na Mark Bagsayo, sigurado ko maraming vloggers na gagawa ng content niyan, maraming channel na magko-cover niyan, maraming magbabalita niyan, ano? And that's a given, ano? And sasabihin ng iba, sir, tanga mo naman. Diyan ka kakikita eh. Oo naman, gagawin pa rin naman natin ang paraan niyan kasi we still need to earn, but we should not forget the local boxing kasi yung local boxing, yun yung ano, yun yung pinaka-roots natin. And nakapag-commit na rin tayo. So, I just wanna invite everyone din, no? December 10. December 10 po, ha? Hindi 11. So, hindi ito sabay. Double check nga natin yung ano, yung pinaka-oras para hindi magkasabay-sabay talaga. Hirap to pag sabay-sabay eh. Kasi may event tayo eh. Tingnan natin yung December. Okay. So, okay. 10, 11, 12. So, 10, PMI Boxing sa Bohol. 11, yun po yung kay Casimero. Kasi nasa Dubai siya. So, parang 11 pa rin yun. Tapos ng gabi yata. Tapos yung kay Raymar Gabalio is gonna be 12 na. Okay? Tatandaan nyo, 12. Okay. So, anong comment ni Sultan sa performance ni Martin Sir Pao? Abangan mo po yung ano, yung interviews ko. Baka bukas ko na ilabas. Medyo kapoy na eh. Shoutout, Batibo TV, Sweet Caroline. Yeah, sweet. Sir, pinanood ko ulit yung Donaire versus Magdaleno. Napanood
po kaya si Ma'am Rachel may sasabihin po kasi ako eh. Ayoko sa masaktan. Hindi ko alam. I mean, you're always welcome to everyone. Ito napapansin niyo rin sa akin ano. Halos lahat, you know, na ng comment binabasa natin 'yan, ano, whether negative, positive, lalo na if it's against me, gusto kong basahin 'yan. Basta nagme-make sense. So if it's objective criticism, eh, okay sa akin 'yan. Mag-live commentary ka ba sa laban ni Casimiro at ng ibang Pinoy? Dapat, no? I think walang quarantine testing lang po, Pao. Kapag negative ka, pwede ka na lumabas. Uy, very good. Sa Pilipinas po meron. So, si Jonas Sultan na-quarantine ng isang linggo dito pabalik. Philippine champion laban ni Martin, di ba, Sir Pao? Yes, sir. Yung laban po ni Martin is Philippine champion. So, kumbaga, ano siya? Ang tawag dito? Philippine Super Bantamweight Champion. Okay? Sabihin mo na, cover mo laban ni... Of course, yes, always. Basta i-allow tayo ng promoter, we'll always want to cover Carl James Martin because Carl James Martin isa sa halata naman na paborito natin, paborito ng tao. Pero syempre, sa laban niya, we have to be fair kung anong makita natin. Eh, yun po yung sasabihin natin. Aha, Sir Pao, ayun. Kumakaway-kaway sa video. Sinong kumakaway-kaway sa video? What do you mean? Best champ kasi meron on December 11, 20. Good luck for fight is to win. So, Sir, anong timbang nilabanan ni Lorenz Ladrada? Kasi we get, ang tawag dito, hindi ko na-gets. Bigat na ba? Pwede sila maglaban actually. Saan nga pwede mapanood yung mga laban nila? Sa Powcast Sports lang. Sa Powcast Sports po nyo panood din. Okay. Philippine Championship, okay, Sir Pao. Yes, magko-commentary ako bukas. Sayang naman yung ano, yung binili natin na na subscription. It's not pay-per-view, subscription. Yun yung maganda sa The Zone kasi ang gaganda ng events nila ngayon. So, napapanood natin halos lahat po ng boxing events. Teka. Ang dami palang comment bigla. Good evening, Daddy Pao. Sorry, late. And nakapasok ako, kakauwi ko lang po galing work. Hi po pala sa daughter nyo. Watch. Gandang gabi, Sir Pao. Lagi kita pinapanood. Sana magkita tayo sa personal. Of course, Edmond Arong. Sigawan mo lang ako ng boom boom Pao, Sir Pao. Or ano man. And then the picture. Usap tayo ng konti. Basta walang trabaho. At hindi ako nagko-commentary. Papansinin kita. Pag nagko-commentary ako, sa boxing event tayo nagkita. Medyo suplado. Wala po ba sa world ranking si Carl James Martin, Sir Pao? I think he's just on the outskirt. Kumbaga, parang nasa labas lang ng konti. Anytime, siguro pag natalo niya si, ano, kung sakali man napala rin siya, pero mahirapan din siya dito kay Mark Anthony Heraldo, ha? Baka he's being groomed really well. Sir Pao, oy, Sir Gino! Sir Pao, ikaw mag-cover sa Bohol sa darating na December 17. Yan, I can confirm that I was hired by Sir Kazuya Harada of Harada Boxing Gym to cover the boxing event. I was actually, tatanungin ko parang na-miss ko na mag-announcer. Gusto ko mag-announcer din eh. So titignan ko kung pwede tayong makapag-announce din tayo dun. But shoutout po from Binondo, Manila, Jason Suniga, salamat. Ang dami nating comment as usual. Shoutout naman. Diyan po sa Papa video. Ayun, ikaw. Oh, Sir Pao. Yeah, yes. That was me, yes. Sir Pao, napanood mo si Martin ng live. Grabe. Ang lulutong. Any comments on his performance po? Yep. Mark Joshua Orofino. So, tayo po mismo, no? And I encourage din yung mga ibang vloggers na gumagawa ng content to watch boxing events. Now, we've seen a lot of sparring. Ang dami natin nakita nag-sparring, magagaling, baguhan. And
ang nakita ko dito kay Carl James Martin, especially, no? Especially doon, is ang ganda ng condition niya. The condition is superb na talagang ready na siya. Ang dami pa rin, ang bibilis pa rin ng mga suntok niya. And that is really impressive, no? At may mga bidouting talaga siya na papapak, ang galing. So, watch out for Carl James Martin. I hope as well Mark Anthony Giraldo bring his A-game. If he brings his A-game, ay nako, pwedeng may kalagyan din ito si Carl James Martin. Kaya that's why, ang sarap nitong panood din sa December 4. If I were you, please tune in. Here's the thing, guys, ha. So, hinihintay ko pa kasi baka daw magpalabas ang PTB4. So, kung magpalabas yung PTB4, at makuha nila yung rights, hindi po ako makakapag-live. But, hingi tayo ng approval. Ano? Ibig sabihin, magde-delay telecast lang ako pag sakaling ganon. Kung sakali. But, of course, the promoters will always have the rights. So, we'll see about that, no? Basta pag sinabi sa akin ng promoter na okay lang, sir, pwede ka mag-live, no problem, papaalam tayo. Sir Pao, saan tayo, Porter or Crawford? Ako po ay Crawford. Yung kakambal mo, idol, kumakaway sa screen. Ayan, ako yan. Ayo! Kamukha ako. Alisin ko na nga yan. Nagpapaalam na ako dyan eh. So, pinabayaan ko na yung camera ko dun eh. I wanna show you this one. Saan ba yung picture namin? Ito. So, kanina to, ha? Kayo din, huwag kayong manginggit dito, ha? Yung picture namin, ang gagwapo namin dito, oh. Ayan. Si Jonas, si Pau Salud, si Carl James Martin. Ayan. Ayan po sila. Ayan. Tsaka, Doom. Ayan, no? Yeah, very good. Sino po yung nag-sparring? Dami po, pero ang nag-sparring po, si Carl James at saka si Jonas Sultan po. Kanina po. May mga ilang video na lumalabas po, eh, no? Siguro nasendan ni Sir Juni. Yung sa akin po, yung kakaiba yung kopya natin, original, at saka ano, yung iba yung angulo, eh, baka mamaya or bukas. Okay? So, yan po yung kanina, no? Sa Powcast Sports, so mga hindi pa po naka-subscribe or naka-follow din sa Powcast Sports Facebook page kasi karamihan ang nanonood ngayon nasa YouTube. Ilan ba yung nanonood sa YouTube? Also, follow me on Instagram, on Twitter. May Twitter din po tayo, ha? May Instagram, may TikTok. Kasi hindi ko masyado na-update yung TikTok, guys. So, pagpasensyaan nyo na kung hindi tayo masyado TikTokers eh. But we're doing our best para kumbaga eh, makasabay sa agos ng mundo. Alright? Magandang gabi po sa inyo lahat ulit. Ako po si Pao Salud. May hindi pa ba nakasubscribe dito? Pakisabi nga kung bakit di pa kayo nakasubscribe. Gusto ko maintindihan at gusto ko kayong kumbinsihin na mag-subscribe na kayo. Okay? At ayan o, yung buko parang mahaba na. Pag umakit si Inoue, Sir, GG mode. Ano balita kay Ymir? Hinihintay-hintay pa po natin si Ymir. So, wala po tayong balita. Ang alam ko, nasa bakasyon pa rin po si Ymir. Felix Marshall, shout out sa kanya and congratulations once again sa kanyang recent wedding with his longtime girlfriend, Princess. Congratulations sa inyong dalawa. Magandang gabi po uli at itong programa ito ay hatid sa inyo ni Fred Mill Hinoguin, Idol Sir Pao. Parang radyo. Sana Sir Pao, madami pang mga nag-YT ang mag-focus sa boxing sa Pinas at sana magkaroon ng live boxing sa TV uli. Yun, sana Joswell Esteban. Lalo na maganda, alam mo kasi ang problema ngayon, Joswell, kung magkakaroon tayo ng boxing event sa TV, dapat dun sa mga big TV, kagaya nung ABS-CBN, kung meron pa, GMA7 o kaya ESPN. Because the rest of the other channels, halos hindi naman dati napapanood din. Makapag-quick survey nga ako, 244 ang nanonood po lahat sa Facebook at saka sa YouTube. Isang tanong lang, ano?
kung sakaling nanonood pa kayo ng TV, tuwing kailan kayo nanonood at anong channel lang yung pinapanood nyo sa TV po, ah? This is just an honest question po. And if you can answer that, para mas maintindihan natin. Kasi ako, halos hindi na ako nagbubukas ng TV. At yung TV ko sa bahay, eh, hindi na rin regular TV antenna ang palabas. YouTube na rin ang pinapanood ko doon. At kung hindi YouTube, Netflix. Kasi halos lahat on the go, halos lahat tayo gusto natin quick access. So that is why Facebook is now the place to be, or YouTube or social media is the place to be. Kaya nga, NBA, doon natin pinapanood. Sinong nanonood ng NBA? Updated tayo, puro highlights sa YouTube lang natin pinapanood, di ba? So that's the future nowadays. Okay? Kailan laban ni Martin sa labas ng bansa? Puro pipitsugi ng mga Pinoy lang mga kalaban niya dito. Eh, nako. Relax ka lang, guys. Relax ka lang, kid. Bukid. Yeah, okay. Relax ka lang. Baka next year. No, Sir Pao, sana magkaroon ng magandang promoter si Martin para magkaroon ng mabigat-bigat na trainers. Ano? Okay. Sana Sir Pao, madaming okay, nabasa ko na. Anthony Takuma, kapatid ni Noya. Ash Wang, Sir Pao, may Pinoy boxer prospect na ba na pang welterweight division? Wala. Ay, meron. Si ano? Taga Keyboards, welterweight. Kaso medyo bata pa siya. Hindi pa natin alam mo talaga. Si Mindoro, Wiljan Mindoro, welterweight. Bata pa yan. Usually kasi pag Filipino boxing, nag-welterweight, medyo may edad na hindi masyado makakuha ng timbang. Just real talk lang, no? Pero yung mga bata na nagsisimula sa welterweight, wala pa masyado na talaga tayo makikita na sinasabihin natin na boxing prospects. Pero meron na dyan. Ano, hintayin na lang natin. Boxing Gloves PH, shoutout sa iyo. Salamat sa lagi mong suporta sa akin. At na-appreciate ko po yan. Hopefully, we can continue all to support Filipino boxing and boxing in general and share good vibes again. Ang araw ngayon ay November 19. And ako ha, 30 days from now, December 19. So, alam mo na malapit na ang Pasko, Sir Pao. San tayo, Porter Crawford? Nasagot ka na yan. Crawford tayo, yes po, GG mode. Save lang, sila timbang. Ano balita kayo, Mir Marshall? Okay, what's up? Hindi masyado si Jonas sumuntok kay Martin. Nawa siya. Okay, Anthony, 118 rin po. Okay, Pao, patapik si Quadro Alas. Actually, ang dami na rin natin naging topic kay Quadro Alas. Tsaka ibang klase talaga si Quadro, no? Hindi mawawala ang araw na naglalive ako na hindi ako tatanungin tungkol kay Quadro Alas. Angas talaga. Ang ganda talaga ng ano, kanyang PR na lagi-lagi may nagtatanong sa akin, eh, no? So, wala po kasi ako masyadong balita kay Quadro Alas, eh. But I'm always here to support him and all of the Filipino boxer, pati siya, no? I'm always here. Totoo po ba na he have some similarities kay Pacquiao? Sino? Si Columbus Martin? If you're looking about footwork, pwede natin masasabi. Sir, sana madami pa mga Pinoy na go-YT. Okay. Ganda na jab combination. Okay. Kailan, Lowry, kailan Sir Pao laban ni Martin? December 4! Okay, sana sir. Okay, may medyo Gino Rodrigo, kaya nagtanong sir, baka po kasi kami maglaban ni Jack. Ooh! Man, just accept it. Ang gandang exposure din yan. Jack Tepora, sikat yan. Pag nakalabo mo yan, Gino, at kung sakaling ikaw ang magwagi, eh, napakaganda niya. We can brag about it a little bit. Si Jack pa naman, ano, naghahanap talaga ng kalaban niya. Nagme-message lagi sa akin si Jack Tepore. Kung ikaw pala, eh, nako, good luck, pare. I'll be there. 140 pounds. Yay, exclusive. Ayan po, tandaan niyo po, ah. Sa mga nanonood po ngayon, Gino Rodrigo, alamin niyo po yung boxer na yun, 140.
Pero medyo mataas na sa timbang mo, pare, ah. Kaya ba? Oh. Okay, Sir Paul, yung sparring ni Prince Alupaga James, maganda din. Yep. Maganda talaga. Hindi lang natin napapanood lahat. Uy, pero meron tayong kasama dito, Pards. Nawala si Pards TV, ah. Pards. Pards. Hello, sir. Hello, dito ako. Oh, sa... Ayun, nawala, no? Ingat na ingat ako magpapasok ngayon kasi baka ano eh. Sana Sir Pao, okay, nabasa ko na ano pong nangyari sa Bali. Bali ka doon sa utang na bakit parang pinapagpag niya. Na ano lang yun, na stress lang ng konti kasi medyo wala pa siyang ano eh. Ayaw po nila i-like pero sa algorithm ng YT Live na nalabas Powcast. Okay, of course, sir. Naman problema sa atin, ako mahalaga ako basta nandiyan si Captain Ace, eh, wasaya na ako. Sir Pao, malakas talaga ang karisma ni Martin kapag hinawakan siya na promote, hindi sila malulugi. Ah, wow. Kung hindi sila malulugi, Reds, bibili ka ba ng pay-per-view ni Carlamis Martin? Na, GMA 7, soko, ano. Wala ang ABS-CBN, sir, may sports kasi palabas ang ABS. Opo, wala ang antenna, YouTube lang. ABS-CBN action. Yan. Boss, itabi mo ako. Ako na. ABS-CBN. YouTube lang. Al Rivera. Sir Pao, pioneer ka talaga ng magandang nakikita. Future mo, wag po kalimutang pasabit ako. Salamat po, salamat. Alam mo, yung mga batang vloggers, yung mga nagsisimula pa lang, sana po dumami pa. Sana dumami rin. Oy, may laban ako sa kainan, one of this. Noda, what's up? Nako, mahirap kalaban to sa kainan. JT, aba pwede pang welterweight ah. Anong maraming gusto ng lumabang kay ano ah, kay Jack Tepora. Sir Pao, nakumusta muna ba si Idol Pagara? Kailan ba yung next na laban niya? Nako, hindi ko pa po masyado kabisado eh. Pasok ulit si Pards ha. Pards! Hello, Pards. Hello, Pao. Yes, sir. Hello. Nako, nawawala eh. Winter! Nako, ikaw sir, ikaw pa, talaga masipag. Masipag talaga to sa akin sumali. Kahit saan eh. Wala, ano bang, wala ka pang school? Ha? May kakatapos na, hindi po magawa po ng module, sir po. Okay. Ayun. Kinuwento ko lang ano yung nangyari kanina sa sparring. Eh, sir po, so, tanungin po kita, sir po. Sino po yung nakasparring po kanina po ni Charlie Suarez? Kasi sabi daw po na pag-sparring daw po si Suarez eh. Yeah, ang kanyang nakas-sparring kanina ay si, ano ba yan? Sign of Aging. Si The Hammer. Roy Sumugat. Lagi naman siya nagsasparring kay Roy Sumugat. Tsaka si Carlamis Martin, nakasparring din ni Charlie Suarez. Ayun. Sir, so, biglaan po ba kanina yung ano yung Sultan tsaka po ano, Martin? Hmm. O talaga pong planado? Eh, ako, at least alam ko na biglaan para sa akin. Pero sinabi ni Dennis Principe na siya daw yung matchmaker. So baka inano napag-usapan na nila. Nasabihan lang ako kanina, "Oy, ano, pupunta ka ba?" Hindi, oh, syempre, punta tayo. Teka, napasok ko lang ulit si Parts pagbigyan natin. Gusto daw niya mag-shoutout sa family niya kaso mahina ang internet. So sabi ni Parts TV, "Idol Pao, dito na ako. Shoutout sa Malinaw family from Kanyaga, Leyte. Sa mga taga Leyte dyan, magandang magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Pao Salud. Sana po suportahan nyo. Hindi lang ako, lahat po ng mga boxingero Pilipino. Tsaka yung mga sumusuporta sa boxing. Okay? Pards, ako na nag-shoutout para sa'yo. Hina ng internet mo eh. Hmm. Ako? Sandali. Ah, dito. Oh. Pards. Oh, musta ka dyan? Usok na ako. Hello. Oh, naririnig na kita. Live ka na, pare. Oh. Ayan na. Oh. Ngayon. Balita. Pati ako, napapahinto dito. Hindi ko na maintindihan. Naghinto na rin. Ano? Ah,
Okay na. Okay na. Okay. Okay. May tanong lang ako sa Pao, idol. Kailan yung laban nila ano ni Chris Crawford sa kanya ano? Sinong kalaban niya na? Sean Porter. Oh, kailan sa yung ano laban po, nila? Sa linggo na po ng umaga. Ngayon? Yung linggo yes, ngayon? Ngayong linggo. Wow. So, abangan kita, Idol Pao. Kasi okay. Ilang ako nagkano eh. Simula tayo kausap dati. May ilang araw na yun. Idol Pao. Yes, sir. Wala ka bang ano? Mamibigay na t-shirt? Powcast ba? T-shirt. Alayo namin dito sa Liti. Kailang ka Liti. Layo, kaya hindi ka makakuha. Nasapal. Kasi hindi na umaabot dyan. Hindi na aabot dyan kasi sa boxer pa lang, ubos na. Sa mga fans pa lang na ano, pagka-print pa lang, ang dami na nakakuha. Kaya mahirap. Papadala. Hirap pare, pag nagpadala ko sa'yo, maraming magsaselos. Padala mo lang yan kang ano. Ipadala mo lang yan. Actually, ipadala alam mo, dami talaga na. Sa kapitbahay namin na si ano, si Daniel Casimiro. Okay. Actually, ano, alam mo yung mga t-shirt talaga, ang story niya kaya ako nagpagawa. Sabi ko sa asawa ko, naku, marami na akong follower, magkakalahating bilhin na. Maraming bibili ito, nagpagawa tuloy ako. Ang problema, hanggang ngayon wala pa rin ako nabibenta. Lahat hinihingi. Kaya ubos na yung 300 na napagawa ko yata na t-shirt. Ni piso, walang bumili. May isa pa lang. Isa lang ang bumili na taga Maynila. Pinost ko yung picture niya. Anyway, mahina yung internet mo. What's up, B? Good evening, Sir Pao. Good evening sa lahat. Mga kasama na. Walang bumibili kasi gusto lahat hingi. Kaya ubos lahat. Anyway. Wala ko ah. Giveaway ko na lang yun, Sir Pao, sa kanila. Oo, bigyan na yung bigay. Actually, hindi ko nga ma-measure eh, kasi sasabihin nila lahat, uy, sir, ako number one fan mo, may sukat pa. Kaya masusukatan ko sila talaga yung tunay na number one. Ano, pasensya ka na parts, medyo mahina yung internet mo, kaya hindi kita masyadong masagot dyan, ha? Salamat, sir. Sir Pao, kumusta? Anong prediction mo sa ano, Porter tsaka Crawford na laban? Nako, ikaw ito isa ka pa din eh. Hindi ka nag-subscribe na kahit notification bell eh. Nag-click na ako. Sabi natin usapan. Night shift kasi tulog sa ano, talaga tulog sa umaga. Kaya ito kaka-post ko lang sa Facebook. Yung YouTube na ginawa ko, sinabi ko, Crawford pa din yan. Crawford by unanimous decision or by decision, I believe na parang ganun pa rin mangyayari. Pero, Sir Pao, PBC po ba to or ESPN? I think ipapalabas sa ESPN yata eh. Double check ka nga. Parang ESPN yung press release sa akin eh. Na tingnan ko lang ah, sandali ah. May sign up, ano na tayo eh. Top rank notes, yeah, it's gonna be ESPN. Kasi top rank at saka ito. Yeah, ESPN Plus pay-per-view. Pero doon ako sa Dehado, Sir Pao. Pwede rin naman. Pareho po tayo, Sir B. Sa underdog po ako, Sean Porter. Yeah. Pero parang lahat kasi lamang na lamang yung ano, lamang na lamang yung Crawford eh. Pero by heart, punta na lang ako sa by heart. Hindi kasi,
The safest way para sa kumare, siyempre host ako. I have to tell you talaga, nalamado talaga si ano, si Crawford. Pero ako, I don't have any problem kung manalo to si supporter. Pag nanalo to supporter, sigurado masayo-masayo din ako eh, kasi grabe oh, pag upset ang laban, iba eh. So ano yan, ha, Linggo na umaga, pero bago yan, abangan din niyo rin yung isang laban sa The Zone, yung Andrade at saka Quigley. So hindi ko alam kung kilala niyo yan, but I'll be doing live commentary on that one. Makabawi-bawi tayo. And sure, I might probably do it in English kasi hindi ko alam. Sa mga Filipino ba, just before ka magsalita, Winter, ha? Sa mga Filipino ba, sino po ba ang aware dito kay Andrade at saka kay Quigley? Ako po kay Andrade lang po. Oh, kay Andrade medyo may ano ako sa kanya. Pero hindi din kasi Amerikano kasi. Yung Jason Quigley po kasi medyo bago-bago lang din po sa pandinig ko po eh. Yep. So, yun. Nababoard na yata si Parge dito eh. Parge, sorry ha, mabagal internet mo eh. Kaya hindi kita masyado makausap. Mabagal talaga internet dyan sa amin. Sa idol. Yo. Idol. Salamat sir, salamat po. Ako, saan ka sa mga idol? Ay, ano lang para po. Para na nagkuha na t-shirt. Like, puta ko. Wala na, dalawang piraso na lang yata natitira eh. May mga ilang boxer pa. Pasensya ka na sir, inuuna ko talaga yung mga boxers. Kasi sila yung talagang dapat mauna eh. Yung mga fan na ano lang. Okay lang. Oo, unahin ko muna yung mga boxers. Meron pa mga boxers talaga eh. Ito nga, may bibili, hindi ko rin mabenta. Si Mary Jane, gustong bumili niyan, hindi ko rin mabentahan eh. Hindi ko maasigaso eh. Sir, Pao. Pwede na ako magtanong. Sige sir, tanong ka po. Sorry, may hina kasi internet mo eh. Hindi kita masyado maintindihan. Go. Dito kasi ako squat mo eh. No? Para kasi yung ano. Nako, ano? Bar, makinang-kinang eh. Ha? May ibang bar yan. Ano ba kanang kung si Butler at saka si Casimiro, di ba mag-away sila? Saka si Donaire. Sino ka laban ni Donaire? Anong pangalan si Gabalio? Raymard Gabalio. O si Gabalio. Kung manalo si Donaire o si Casimiro, posible sila mag-away susunod. Kung ang tanong mo ay posible, ang sagot ay yes. Kung ang tanong mo ay kung mangyayari, eh hindi pa natin alam. Depende po sa mga managers, promoters nila yan, kung mapagkasundaan. So, but isagutin kita isang beses, of course I wanna see that fight. Ang ganda na yan kasi may away na, ituloy na lang sa ring yung away para mas maganda, matapos na ang usapan. Tuloy talaga yung bangayan nila. Sa ring na lang. Tapos na tapos trend. Tapos na trends na. Puro mga Bisaya, puro matatapang eh. Oo. Kasi pira-pira lang yan eh. Katulad niya ng ano eh. Kay Mayweather sa kami ano. Yung sinong kalaban yung UFC? Si nakalimutan ko tuloy. McGregor. Yung McGregor. Oo. Di mo, nagka-initan sila, initan, magtan lang yun eh. Parang pelikula din, no? Yes. Kaya parang mas totoo, maganda, pag ang pelikula may kontrabida. Pag ano na rin na, sports na ba? Yes. So, tama yan. Anong, Kuya Pao, ilang ang wildcard? Yung laro ngayong December 12, sino talagang nadadala yan sa laro na yan? Si Donaire o si Casimiro? Ang para bagay Pacquiao pa, di ba may wild card? Sino talagang nadadala yan? Pinaka-last laro yan? Magkaiba po sila ng lugar na paglalabanan. So pareho po silang nagdadala. Magkaiba po sila. Yung isa po sa Dubai, yung isa po sa Amerika.
Bakit baka po? Bro. Ako na kasi nila Dubai. Bakit? Bakit ano? Bakit pareho silang pizza? Eh, ganun talaga. Minsan, nagsasabay sa magkakalaban po yung mga promotion eh. Oh, akala ko isa lang yung ano nila, isa lang lugar. Hindi po, hindi. Magkakalaban yung promotion. So, ay, sa talaga. Kanila yun. Ay, ko lang alam. Ganun po talaga. Oh, business. Minsan nagsasabay-sabay. Lagi ako nagkatuto kay Casimero sa training niya eh. Okay. Oh, akala ko ano, kaiba lang sila ng lugar. Opo. Sige. Wow, salamat sa ano. Ngayon ko lang nalaman eh. Akala ko, okay, isang lugar lang sila eh. Okay po. Pero sa tingin mo, sino mo nalalo sa laban nila ni Casimero sa kanina, no? Butler. Ni Casimero. Casimero talaga kasi para siya kayo kay Dwyeri. Yan, tapang sa tapang yan eh. Mga Bisaya. Okay po. Diba? Alam ko na. Di ba Winter TV? Shoutout sa'yo, Winter TV. Thank you po. Shoutout po. Sir Pards TV. Okay. Oh. Okay. Ako, lagi ko nakaano eh. Nakasunod kay Idol Po eh. Magaling pala ito si Winter TV. Talagang hindi talaga yung boxing din. Sa akin, basketball sa kano eh. Okay po. Okay. Sir, anong pangalan niyo, sir? Sir B. Hello po. Good evening. Parts, good evening, alam mo, natuwa kay Parts kasi nagtatrade talaga siya. Pero pinasa ko lang din si Ron, ha? Sabi, idol. Good evening. Kamusta po? Good evening. Good evening. Good evening, sir. Magandang gabi po, sir. Parang DJ si Runa. Parang parang si Runa na natin yung ano, ha? Nalabangan position pa, oh. Si Runa, parang ano yan? Parang nasa, sa helicopter, ha? Parang nasa helicopter. Hindi po, ano po yan? Ano, commentator yan? Parang yan, piloto. Basketball at saka boxing eh. Ni-rebound. Ron, kumusta ka dyan? Magandang gabi sa'yo. Good evening, sir Paul. Doing great. Okay. Ano bang may kukwento ko sa'yo? Baka may maitulong ako sa'yo. Baka may tanong ka kanina. No? Hindi ko alam kung naabutan mo. Napanood ko, nag-sparring si Wonderboy at si Sultan. At naimbitahan pa tayo sa kainan. Sarap. Nakita ko yun. Sir Pao, nakita ko kapatid ni Wonderboy. Oo. Oh. Talo kita. Ako, nakasama ko eh. minsan ang opportunity lang yan. Guwapo. Sultan versus Martin sa sparring. It's a rare opportunity. Water challenge naman? Ay, tayo na nagawa. Ala, ayaw ng iba eh. Takot na yung mga iba mag-challenge eh. Game lang ako, Sir Pao. Game lang po ako. Ito kanina sa amin, no? Yung ba yung hinahanap yung nasa likod, Winter? Parang yan nga po yun, Sir Pao. Yan. Yan yung kanina. Yung magkakasama kami. So, yan. Okay. Water challenge. Hindi ko lang alam kung kapag-water challenge tayo. By the way, Sir Pao, sinong next mga kalaban ni Wonderboy? May laban na ba siya? Yes. Yes po. Nalulungkot ako sa'yo, Ron, ha? Lagi-lagi ko sinasabi, Mark Anthony Geraldo sa live ka. Tsaka naka-post dyan sa Facebook natin. I-subscribe niyo yung Facebook natin. May mga poster kasi ako doon. So, sa YouTube, inuuna ko yung mga video. Sa Facebook, minsan mabilis yung update doon kasi kahit photos pwede. So, ang mga kalaban po ni Carla Ms. Martin ay si Mark Anthony Geraldo for the Philippines Super Bantamweight
title. 122 pounds. Okay. Sir Pao, Sir Pao, may nagtanong po sa akin kung paano daw po yung what if daw po sa box rec. Kasi tinatry ko rin po kagabi, di ko po ma... Hindi ko po magawa. May, may account ka ba sa box? Box meron na po, Kuya Ron. Oh, kailangan may account ka. Kailangan may account ka kasi. If you have the account, meron. Pwede kailangan po, Sir Pao, nakalagin po, ano. Yes. Yes. Kailangan lang nakalagin. Tapos lalabas yung option na yun. Si Parts, ano, talagang trying eh. May hina internet kasi. Yan yung ano. Ayun, baka may mga tanong kayo sa akin. Kayo, wala-wala ako kasi okay. Okay. So actually ngayon gusto ko talaga lang kayong balitaan ng kwento dun sa ano, baka may mga tanong kayo sa akin, kung may tanong kayo sa akin, now is your time to ask questions para medyo maganda rin tayo matapos-tapos dito at marami-rami akong i-edit eh. Mga may tanong pa kayo dyan? Sir po, may balita ka po ba kay Magic Mike kung saan po ipapalabas po yung laban po niya? Yung laban ni Magic Mike, baka ipalabas sa Facebook yan at saka sa channel niya, baka ipalabas na yan sa Minor Boxing Promotion. Malamang ipalabas. Na Facebook. So, yun. Natatakpan pala yung mukha mo. At natatakpan yung mukha mo. Ito. Okay. Sino pa may tanong? Sir Pao. Nasa ano? Nasa private chat. Sandali. Sagutin ko lang yung tanong ni Ron, ha? Sa wala sa... Ano to? Ano tanong mo? Kuya Ron, napusta ka, Kuya Ron. wala ba? Wala. Wala, mostly sa mga Filipino fighters na ano. Wala, hindi siya makita. Hindi. Ako hindi talaga ako ano eh, nag-bit masyado eh. Bihira eh. So, hindi ko alam, hindi ko na-check. Humihinto yata ako. Sir po, ngayon po bang week po na ito si Magic Mike lang po ang may laban po na Pinoy? Yes, I think so. Ngayon week na ito si Magic Mike lang. December na uli. Bakit wala si John Rocks? Ano yan? Bakit wala si John Rocks? Kasama ko si Kuya John Rocks, Kuya Ron. Oh, yung sa kabila. Nasa kabila. Yan, Sir Iman. What's up, what's up, sir? Sir Pao? Tanong ko lang kayong kay Jason Mama. Ano ba yung pinakamagandang gawin niya para matalo niya yung Sunny Edward. Okay. Sa aking opinion, ang pinakamaganda gawin ni Jason Mama is to smash. Talagang kailangan pabaksakin niya nung kalaban niya to. Yun lang. Ano, I expect na posibleng tumakbo. And I would rather see a knockout either way para walang pagsisihan. Pero tingin ko, mayroon talagang napakalaking chance na manalo din dito si Mama, kasi may lakas eh. Malalaman natin sa first round pa lang kung sino yung lamado. Ngayon, hindi ko masabi sa inyo eh. Pero dapat pabaksakin niya yung kalaban niya. O, kasi tiningnan ko yung mga laban ng kalaban niya ni Sunny Edward. Parang, parang magalaw din kasi sa, ano eh, tsaka parang nagsiswitch yung, ano niya, stance niya. Magalaw din yung in-out niya na, pero hindi siya ganun ka malakas sumuntok na sobrang galaw lang yun. Nakita ko isang laban ni Sunny Edwards, yung kay Matalani, yung before kay Jason Mama. Wala. Natakbo daw eh. Oh, yun. Parang point sana. System lang, masanay siya sa point system. Running sana, like three, go! Yeah. Oh, ano? Yeah. Kung kay Jason Mama tsaka kay Sunny Edwards, no doubt. No Jason, doubt. Yan ang gusto kong confidence. No doubt, Jason. If ganun skill ang papakita ni Sunny Edwards, kung wala malabo. Kahit scoring system, wala, lalabunin siya ni Jason Mama ng buhay sa ring. Okay. Sir Pao, sabi po ni
Sir Pao, sabi po na digital fan stories, tutorial daw po. Nang ano. Okay. Sir Pao, familiar ka ba sa Torres na nakaka-base? Yes, I'm setting up may laban ito din Torres yata sa 20th din yata yung laban niya eh. So, hindi lang natin masyado ano, Pilipino, yes. Sir Pao, babalik ba si Jonas? Babalik po, next week. Sir Pao, bakit hindi pinapalabas ang mainstream media ang mga local boxing? Kasi po, kulang sa sponsor, wala masyado naging sponsor. Kailangan tulungan maraming manood at saka bumili po yung mga tao. At saka yung mga, kasi alam mo, may certain kasi na mga event na pwedeng TV, pwedeng hindi. So may mga laban na hindi pwede. Tsaka kailangan gumastos din yung promotion eh. So walang sponsor kasi, kaya hindi makapagbayad din yung minsan yung promotion para ipalabas sila sa TV. Ganito po kasi na-explain ko ah. Baka hindi nyo alam eh. So, pare may event ka. Okay? Kung pare ang event ay Winter versus B. Hindi nyo kilala. Winter versus B. Okay? Paano ipapalabas sa TV yan? Dahil hindi kayo kilala, kayo siguro magbabayad sa TV para ipalabas kayo. O ay ipapalabas kayo kahit saan. Kung kayo ng slot, magbayad kayo. Okay? Ngayon, kumari, sikat. Kumari, sikat na si Iman versus Ron. Sikat na silang dalawa. Eh, yung mga TV, mag-unahan kumuha ng rights niya. Nandun, hindi. Kasi magbabayad ng San Miguel para ipakita ko yan. San Miguel ang mag-ano. So, ganon. So, pag may value yung palabas, pag may value yung mga boksingero, usually pag-aagawa niyan eh. So, kasi may mga sponsor at alam nilang maraming manonood. Ngayon, kung hindi sikat, alam nilang konting manonood, hindi talaga masyado ano. So, to be honest with you, hindi talaga ganun pa ka, ano yung boxing. Kaya sa podcast nyo palang nakikita ngayon, paminsan-minsan. Pero pag yung mga big event, ibisan nga, big event sa Amerika, hindi rin natin pinapalabas eh. Ngayon po kasi, bago na po ang panahon sa mga nanonood dyan, pay-per-view yung kita. So, online, bibili ka para kumita. So, kung gusto nyo talaga sa mga fans na dyan, kung gusto nyo talaga, magsanay tayo minsan gumastos sa boxing. Okay? Sir Pao, may laban na po ba ulit yung Suganov? December 10 po. Nasa Bohol po ako sa December 10. Kita-kita tayo dyan. Sino po palagay nyo maging next world champ sa aspiring Pinoy box? Sana si Gabali maging world champ. Pwede naman. Pwede talaga. But he has Donaire in front of him. So, tough task. Pero pag napanalo niya yan, napakalaking bagay. Sir Pao. Bago po pala ako bumaba, tanong ko lang po kung saan po ipapalabas po yung Davis versus Cruz po. Ah, showtime yata yun. Ah, sige. Sir Pao, una na rin po ako, Sir Pao. Salamat po, sir, sa pagpapakyat po. Ingat po lagi, Sir Pao. Thank you, sir. Salamat. Okay, I'm just gonna answer a few more questions ako rin. Gusto ko rin magpaiga ng maaga. Parang gusto ko panoodin yung red notice eh. So, may mga last question pa ba? Iman, Ron, B? Ah, so far wala na po, Sir Pao. Sir Pao. Sir Pao. Yes, sir. Gusto ko lang po sabihin na dapat po yung mga boxer po ngayon, siyempre dahil hindi naman nila habang buhay yung magagamit yung pag-boxing, kailangan nila mag-aral. So, siyempre may eleksyon ngayon, si Robredo tumatakbo, kailangan bumoto tayo ng wise. Kasi kung di tayo mag-boto ng wise, tayo rin na magdudusa. So, kailangan i-boto natin si Lenny Robredo kasi siya ang pinakamaraming nagawa habang pandemya. Tayo lang, sir. Sir, pasensya na ha. I don't want this to be political. I don't want you to promote any president. I'm so sorry, sir. Baka magkaroon lang tayo ng mga basher dito. Iba-iba po yung opinion natin. Boxing ang pinag-uusapan natin dito, Iman, ha? Sorry. Okay? Po. Okay. Kung hindi boxing yung sasabihin mo, I would respectfully ask you to not say it if it's political. This is not a political show. Opo. Okay. Sorry, sir, ha? Okay.
Papaalam na ako. Actually, guys, thank you so much, Iman. Pards, pasensya na, mabagal internet mo. Pasensya na po sa mga nanonood po. Next time na tayo ulit. Pahinga na ako. V, Iman, Pards, pasensya na. Thank you very much. Sige pa. Pasensya na po sa inyo lahat. Okay. Sige, sir Pao. Salamat po. Ayan, nagkakaroon yung mga comment. Please, tigil nyo yung mga comment sa ano, ha? Salamat po. Thank you, guys. Bye. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.